Good morning, guys! Happy Sunday, everyone! Today is December 20. Wow! 5 days more, Christmas na! Merry Christmas sa inyong lahat! Merry Christmas, guys! Gawa muna tayo ng ating almusal nang tayo ay makakain. Kasi late nang nakatulog kagabi ang mga adik sa drama. Si mama at ako adik sa drama. Yung Turkish drama. Dinadamay talaga ako ni mama sa puyat. Sa bagay, wala namang pasok yung aming alaga. Kaya okay lang kasi wala naman siyang pasok. Nakatuwa lang na yung amo mo ano ka na. Halika kasi maganda yung ano, maganda yung papanoorin nating drama kasi mayroon din kaming ina sinusubaybayan. Kumbaga may tinisery din kami sinusubaybayan. Ano naman yung isa Lebanese drama. Yung ngayon yung bago, maganda ano Turkish naman. Kaya thank you kasi yung amo ko lagi. O pag oras na ng ganong palabas, tawag na siya, halika na dito. Ano na, ganito na. Nakakatuwa kasi walang mga bihira yung mga amo na ganon sa kanilang katulong. Sa kanilang kasama sa ano bahay, bihira lang. Kaya thankful ako. Christmas na, guys! Merry Christmas! Loto tayo ng itlog. Itlog at hotdog ang aking almusal. Sunny side up tayo, guys. Malamig. Naubusan na ako ng ano, damit na mahaba ang manggas. Ito na muna. Pang summer. May anong mag-jacket. Christmas na talaga. Merry Christmas. Ka kami sa Pilipinas. Sabi ako, naalala yata ako. Naalala ako ng aking mga inaanak. Christmas na naman, wala na naman ang nila. Naalala ko talaga nung pagpasko, nung kabataan ko pa, talagang karoli. Nangangarolin kami, ganon. Tapos doon sa amin sa Surigao noon, ano, pag Christmas, yung nagluluto ng kakanin ng minsana ng barangay, yun, baka pagkatapos ng simbang gabi, doon lahat pupunta yung mga tao, doon magkainan. Ngayon, iba na, ano na, kanya-kanya na. Ewan ko lang, kasi ang alam ko, kanya-kanya na. Pero mayroon pa yatang ano pa rin sila yung sama-sama. Luluto ng kakanin, biko, yung ganun. Nung nasa Sambades na ako, nagkaroon na ako ng chikiting. Alala ko pag Pasko, siyempre yung mga bata, maliliit pa. Tatlo, apat na taon, ganun. Iinggit sila pag may nangangaroling. So natatakot naman akong anuhin sila na kung saan-saan pupunta, siyempre madilim, sinasamahan kong mga ruling. Sinasamahan kong mga ruling. Yun ang aking, ano, bilang ina, support ako sa aking mga anak. Yun ang hindi ko makakalimutang, ano, yung mga masasayang, ano, memories na kasama mo yung mga anak mo. Ngayon, hindi ko sila masasamahan pag sinasabi ko yung bunso ko na, oh,
Nagpunta ka ba doon sa nina mo? Sabi na, malaki na ako mang nakakahiya. Sabi ko, hindi naman ibig sabihin pumunta ka doon eh mag-ano ka ng Christmas ko. Ano, siyempre Christmas, batiin mo sila, ganun ka ako. Ibig sabihin na, forget ano. Bagay, doon din lang naman sila naka, di forget Christmas lang pupunta. Nakakasipon guys, ang lati guys. Ano ba yan? Pag ano, yung mga anak ko, yung panganay ko, elementary na, tuwing Pasko, lalo kong sinasabi, pag ano, natsubuhay na na, hapon pa lang, mag-uusa pa lang ako maghahanda ng ano, kapunting tawag dito, kunting handa namin, lagi kong sinasabi sa kanya, oh, para hindi mo makalimutan, magsabit ka na ng media sa bintana at mamayang hating gabi dadaan si Santa Claus, ganun. Ganun talaga kaking ano sa mga anak ko. Kahit na yung bunso ko, laging ganun ang sinasabi ko, dadaan si Santa Claus mamayang gabi, ano, handa mo na yung, ano mo, yung medyas, sabit mo na doon sa bintana para pagdaan ni Santa Claus, mabibigyan ka ng regalo. Yung ganun. Pero ako lang din yung naglalagay ng regalo. Hindi ko pinapakita sa kanila kung ano yung binili kong ano, may mga chocolate, kung ano-ano, pagkain. Siyempre bata, natutuwa yun. Kaya sabi ko, yun ang mga magagandang ano sa mga bata. Yung parang ipa-experience mo yung pagiging inosente nila. Ipa-experience mo yung mga ganon na yung mga, di ba, mga paniniwala si Santa Claus, ganyan, nagbibigay ng regalo. Ganon ako, binibilhan ko sila ng ano. Hindi ko pinapakita yung mga binili ko para sa kanila. Kasi natutuwa, kahit sino namang bata, natutuwa yung ng ganun na ano, yung may natatanggap silang regalo na hindi nila alam. Tapos, siyempre ba, matutulog na yung mga iyon, hindi makahintay ng ating gabi hanggang ano, patulogin ko na sila ng maaga, yung mga alas 8, alas 9, sabi ko, gigisingin ko na lang kayo pag alas 12 na. So kung gigisingin na at syempre magkasiyahan na yung ano, lahat ng tao, minsan ang ginagawa kung ano yung handa ng kabilang bahay, dadalhin sa ano kabilang bahay para doon na magsama-sama. Yung parang ganun ba, Filipino tradition. Ganun ang ginagawa. So ganun ang ano ko, sasabihin ko na sa mga anak ko, oh, tingnan nyo na yung midges nyo at dumaan na si Santa Claus. Dumaan na si Santa Claus, tuwang-tuwa naman yung mga bata. So parang nagbigay ka ng, ano, nakapagbigay ka ng saya sa kanila kahit sa maliit na paraan lang, maliit na bagay, mga pagkain na yan. Ganun ang ginagawa ko sa aking mga anak. Yung kumbaga, inaano ko sila yung tradisyon na ay ganun, ganito ang Pasko. Ganun. Luto pa tayo ng hotdog. Kasi masarap sa atin kasi lalo na yung tradisyon natin Pasko, maraming yung ano eh, mga foreigner na nagsasabing mas maganda talaga daw ang Christmas sa Pilipinas kasi yung mga foreigner ba na nakatira ng ano, yung mga kaibigan ako na nakatira ng ilang taon sa Pilipinas, maganda daw talaga kasi yung tradisyon, yung sama-sama ng buong pamilya, mga ganun ba. Saka mahaba daw yung time ng ating Christmas kasi sa atin pagpasok ng ber o dekorasyon na dekorasyon to the max, diba? Masaya naman talaga ang ating ano, walang hindi kahit saan ka pang bansa pupunta, hindi mo ipagpapalit ang Pilipinas
kakahanap-hanapin mo yun. Kahit ang bansa at pupunta, kakahanap-hanapin mo yung ano ng Pilipinas. Ito na yung ating almusal. Naluto na. Ayan na siya. Itlog, sunny side up, at tatlong hotdog plus kanin. Yummy! Yummy talaga. Nagagawa lang tayo ng isang tasang tapi. Yum-yum na guys, ang almusal. Alamig. Mapasok yung lamig sa ano. Ay, bukas pala ang pinto, kaya pala malamig. Kamusta naman yung ating mga OFW? Ingat-ingat po tayo. Ingat po, ang ano na naman, ang Dubai, dumami na naman yung infected sa kanila. Ito. Naman, sana naman, 2021, magiging ayos ang lahat. Kain na tayo, guys. Let's eat. Kain na po. Masarap ang kape pag malamig. Pag taglamig ba? Hindi malamig yung kape. Pag taglamig. Kain! Malapit na talaga ang Christmas. Nakahomesick. Hindi ko pa nakausap yung aking bunso. Kahapon hindi. Wala sigurong load. Aking panganay naman ay busy na siya sa kanyang trabaho. Sabi ko nga mag-ano na lang kami sa Christmas, mag-video call. Sabi niya pag may signal ma. Kasi yung nilipatan niyang bahay ngayon, mahina signal. Sabi ko saan bang tralala yan ng bundok? Bundok tralala na ano yan. Bakit inasa city na mismo eh walang signal? Ano ba yan? Kain muna ako, guys. Tapos na akong kumain. Maghugas na ng pinagkainan. Maghanda na ang sarili sa gira-gira talaga. Ihanda na ang sarili sa trabaho. Yan talaga ang buhay OFW. Masarap maging ano? Masarap maging OFW pag ano? Bang ano tawag dito? Yung na, amo mo eh open sa'yo. Yung parang okay lang sa kanila kung ano ginagawa mo. Kaya nga, nung mag-umpisa nga ako mag-vlog, niluloko nila ako, hi guys! Lalo na yung aking alaga. Sabi ko, sige, ganyan-ganyan ka sa akin. Pag ako umuwi at mag-for good na ako, mamimiss mo ako. Sabi niya, no, don't go! Napaka ano, ilang taon yan nung dumating ako ay magti 24 years old lang yan. Ngayon 33 na siya, hindi pa nakapag-asawa. Sana naman nakapag-asawa siya. Ano kasi siya, ayaw niya na yung magiging asawa niya ay mababa sa kanya ang sahod kasi mataas ang sahod niya. Ayaw niya. Gusto niya yung mas mataas sa kanya. Sabi ko, maghanap ka ng mataas, hindi yung hari na. Lahat tinatanong, ano daw sa ano daw pakiramdam ko. Siguro may nandiyo sa kanya na may edad na. Kasi sabi niya, ano pakiramdam pag ano, mag-asawa ka ng may edad na sa iyo? Sabi ko, syempre mas maganda nga yung may edad kasi parang ginagawa ka ng ano, ginagawa kang baby noon. Pero may ano, mayroon siyang sinabi na hindi ko pwedeng sabihin. Kasi ano, hindi maganda ba? Ano? Sabi ko mas maganda 'yun kasi yung kumbaga
Huwag sana yung ano, yung parang may dating asawa na bago. Maiigi lang yung matanda na, pero yung single din na kagaya niya. Yung ganon, yung hindi pa talaga nakapag-asawa. Mahirap sa kanila dito mag-asawa ang babae. Kasi pag edad, pag mag-edad na ng mga ganyan, iwan ko lang kung makapag-asawa pa yan. Dito kasi, hindi na makagaya sa atin sa Pilipinas na ligaw-ligaw. Dito wala, walang ligaw dito. Wala ding ligo. Joke lang, charot. Hindi, kasi talagang bihira sila maligo. Wala silang ligaw-ligaw, yung parang picture lang. Picture lang, patingnan, kumbaga, titingnan ng lalaki, okay ba? Tapos titingnan ng babae, kung okay. Tapos pupunta, kumbaga, pupunta yung lalaki, mag-uusap sila. Nanay ng lalaki at saka yung lalaki lang, mag-uusap sila agad-agad na ganito. Kung hindi sila magkasundo na yung lalaki at babae, hindi sila magkasundo sa pinag-usapan nila, wale. Hindi sila ano, hindi matutuloy. Tapos parang pag nakita ng lalaki na ano, yung parang aayaw at ayaw, wala. Hindi, kaya nag-aasawa sila dito instantly. Instantly. Instant kasi, hindi mo naman kilala yung tao, magkakilala lang kayo kung nagustuhan ka, yun, yung parang nagme-message, yun, kung nagme-message, bigay ng telepono o ganun, siguro. Tapos, yun lang. Tapos, pag halimbawa nagustuhan ka, ano, pag nagustuhan yung babae ng lalaki at yung babae nagkagusto din sa lalaki, yun, isisit agad nila yun, engagement, ganun kadali. Ganun kabilis yun, engagement, tapos yung, ano nila, yung kasi binabayaran dito ang babae, babayaran ng ano, malaking halaga. Malaking halaga 'yung ano, depende yata 'yon sa pinag-usapan nilang dalawa kung magkano. Pero malaki talaga babayaran ang ano, babae. Babayaran ng lalaki. Tapos pagkatapos ng engagement, may isa pang party tapos pagkatapos ng ano, may isang party yata bago ang engagement. Pagkatapos ng engagement, di nagka-perma na, ano, hindi ka guys atin na may basbas kahit na sa huwis, ganun, basbasan ka, ganyan-ganyan. Dito wala, parang magpirmahan lang sila, tapos engagement, tapos pwede nang lumabas na magkasama yung lalaki at babae, yun lang. Tapos yung wedding party talaga as inabongga, magkaiba yung kanilang party. Iba yung party ng babae, iba yung party ng lalaki. Magkahiwalay, tapos pagkatapos ng ano sa lalaki, pupunta yung ano ng lalaki sa party ng babae, kumbaga magkita na sila. Yun na. Yun na yun. Wala nang ano-ano. Tapos yung mayroon silang tunog na parang mga ano, iwan ko yung anong tunog. Sabi ko nagtatawag yata ito ng ano, masamang espiritu. Masamang espiritu. Mga ganun. Ang ingay, tapos sa ano, sa reception ng kasal, pausok ng pausok yung bukor, tawag nila yung bukor, sabi ko, miss, nagpabango, tapos nagpausok ng kahoy nga. Ganon sa kanila, ganon na tradisyon nila, para iwas-iwas daw mga usog-usog. May paniniwala din sila sa mga usog-usog. Yon, yon ang aking kwento, charot. Kwento na lulabas siya. Loto tayo ng tanghalian, guys. Nagkabalikan na naman kami San Pedro. Wala kaming isda eh. San Pedro na naman ito. Walang kamatayang San Pedro na yan. Iwan ko ba? Uwi na ako sa Pinas. Uuwi na ako. Ano na nga pala dito? 2:20 ng hapon. 2:20 na ng hapon dito. Gawa tayo na tanghalian. Yan. Yan na yung aming kamuting kahoy na may gata. Dito naman, mag-uumpisa na yung chicken curry na maanghang. O, oh, di ba, nilagay na yung ano, spicy. Kaya marunong ng luto nila, kaya sila nagluluto ng chicken curry na maanghang.
Laki ng sili, oh. Halos kasing laki na yata ng daliri. Happy Ate! I mean, di ba yung mobile camera siya huminak? Mobile. Yan, nilagay niya na ang manok. Masarap siya, kaya lang ako, hindi ako gaano mahilig sa maanghang. Ganyan. Nilagyan ng sino nga that's one? Ano sa atin? Sampalok. Musampalok. Kamyas. Dried kamyas pala yan. Tamarhin din nila. Sa ano? Kamyas na pinatuyo. Sarap siya. Yan. Mamaya titingnan natin kung anong mangyayari. Yan ang aming tanghalian. Mamaya. Yummy. Ayan, ready na. Naluto na yung aming chicken curry. Ala Ate Dami. Oh, nag-blurred. Dahil yung ano, moist ng yung usok. Ayan, yung kamuting kahoy na may gata. Yummy yan. Plus salata. Yum, yum. Yummy. Kain po tayo, guys. Kakain na naman. Tapos na akong kumain, guys. Andito na ako sa taas. Thank you so much sa inyong lahat. Sa hindi pa nag-subscribe dyan, please subscribe, like, and share. At i-hit a notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat sa inyong lahat. Advance Merry Christmas and God bless us all. Maraming salamat!